Bago po natin umpisahan ang video na to, ay nais ko lamang pong ipaalam sa aking mga mahal na subscribers na meron na po tayong second channel. Kung sinuportahan niyo po ako dito sa aking main channel, ay sana isuportahan niyo rin po ako. Ang name po nito ay Ano Ang Latest, or I will link down below para madirect po kayo agad dun sa pangalawa ko pong channel. Maraming maraming salamat po in advance. Sa ating nakaraang video ay naitampok natin ukol sa pungsuy kung paano pa ang tamang ayos ng inyong kama o mga higaan upang maiwasang malasin at makadaloy rin ng tama ang chi energy na nananahan rito. Kaya't kung hindi nyo pa po ito napanood at kung interesado ka ay pakicheck na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa videong ito ay tunghaya naman po natin ukol sa pamahiing na kaugnay ang paraan kung nais mong magkaroon ng sarili mong anting-anting o kapangyarihang taglay. Kaya't kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ako. Marahil ay narinig niyo na ang salitang anting-anting o tinatawag rin itong agimat. Upang ikaw ay magkaroon ng ekstrang lakas, di kaya sa mga ordinaryong tao lamang. Ito rin ang nagsisilbing protection mo laban sa mga kaaway. At maraming mga tao ang interesadong magkaroon nito at ang iba ay gusto rin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero tila ito ay napaka-imposibleng mangyari dahil wala naman talagang tayong kapangyarihan upang magkaroon tayo ng mahabang buhay. Gayunpaman, may mga paniniwala o paraan upang makamit ito. Sinasabi na ayon sa pamahiin, kung gusto mong magkaroon ng sarili mong anting-anting, ay magbaon ka ng itim na pusa sa likod ng inyong bahay. At sinasabi na hukayin mo yun pagkatapos ng isang taon, dahil ang buto ng itim na pusa ang siyang gagamitin mo ngayong anting-anting. Pero ikaw lamang ay aking pinapayuhan na kung nais mong gawin ito, ay huwag na huwag kang pumatay ng itim na pusa para lamang may mabaon ka sa lupa. Dahil ito ay may kaakibat na kamalasan sa iyong buhay, mga aksidente o mga trahedya, tila ito na yata ang sumpa kapag ikaw ay sinadyang patayin ang pusa. Kaya't ang dapat mo na lamang gawin ay mag-alaga ka na lamang ng itim na pusa at huwag na huwag mo siyang itaboy. Dahil kapag dumating ang araw na siya ay mamamatay, ay yun ang gagamitin mong ipaon sa iyong likod bahay. At pagkatapos ng isang taon, ang kanyang buto ang siyang gagawin mo ngayong anting-anting. Dahil ang kanyang mga buto ay maaari mong gawing kwintas at dapat lamang na siguraduhin mong eksaktong isang taon bago mo ito hukayin. Dahil ayon kasi sa paniniwala ng pamahiin, kapag nasa katawan mo ito ang buto na ginawa mo itong kwintas, ikaw ay magkakaroon ng ipayong lakas kung saan ikaw ay hindi tatapla ng bala o panaksak habang nasa katawan mo ang anting-anting o agimat na ito. Gaya ng aking sinabi, ito ang magsisilbi mong proteksyon laban sa iyong mga kaaway o sa mga taong gustong makapanakit sa iyo. So nasa inyo na kung inyong papansinin o iisnapin ang video na to. May basihan man o wala ang paniniwalang nakaugnay sa pamahiing ito ng agimat o sa anting-anting, ay kayo na po ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ang bawat pamahiing nakaugnay ay isang gapay o inspirasyon lamang. Walang mawawala sa atin kung ito ay susubukan. Huwag po natin kalimutan na ang mga ganitong anting-anting o mga agimat ay dapat hindi natin ito ginagamit lamang upang tayo'y makapanlamang o makapanakit sa ating kapwa. Hindi dapat sa iyong sariling kapakanan lamang. Andiyan pa rin ang Panginoong Diyos na siyang mas makapangyarihan at mas nakakaalam ng lahat. Kahit kung ikaw ay may ginawang masama sa iyong kapwa, asahan mo ang salitang karma ay babalik sa iyo. Hindi lang isa o higit pa ang babalik. Kahit gamitin mo ito sa tama at huwag upang ikaw ay makapanakit ng iyong kapwa. At bago po matapos ang video na to, ay paalala lamang po aking mga kababayan.
sama-sama po natin lapanan ang krisis na ating ngayong ating kinakaharap. Sa paglala at paglobo ng mga kaso ng mga taong may COVID-19, ay dapat po na tayo ay magkaisa. Magtulungan at isang tabi na muna natin ang awayan dahil hindi lamang po ito makakatulong sa ating sambayanan. Bagkus ay sumunod na lamang po dapat tayo sa ating pamahalaan. Dahil wala naman po silang ipanghinangat, kundi ang mapabuti ang ating bayan. Habaan po natin ang ating pasensya dahil sa simpleng pagsunod at disiplina ay makaambag po tayo kahit papaano sa krisis na ating kinakaharap. Mabuhay po kayong mga frontliners. Saludo po kami sa inyo. At syempre, shoutout muna tayo sa ating mga mahal na subscribers. So, shoutout kay Susan Aguilar, kay Richie Tuong, kay Juvie Rekla, Lord Lisa Paraguya, kay Erkita, Antiparo Channel, Angel Tino, Maiko Studio, Chinita Princess, Giselle Gallego, GV Dominguez, Absal Family, He Ice Channel, Lilita Gallego, Asiberos Family, Amera Vlog, Kinit Johnson, Hani Luwagi, Janjan Ramos, kay Malin Sapelo, kay Ate May Channel, Kabilaw Farm, Jade Pinalosa, kay Erwin Kabilaw at kay Rosita Sahol. So shoutout po sa inyong lahat at sa mga hindi ko na shoutout at sa mga gustong magpa-shoutout ay comment lamang po kayo sa baba. At maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa aking channel dahil nasa 123,000 subscribers and counting na po tayo. And please don't forget to subscribe on my channel and hit that notification bell kung gusto niyong laging updated. At syempre, huwag niyo rin po akong kalimutan na i-follow niyo rin po ako sa aking FB page, Lechica Azure Vlogs. Nasa description box po sa baba ang link ito para madirect agad kayo sa aking FB page. At kung kayo po ay may mga personal na mga katanungan na nais niyo pong maisagot ko, ay i-PM niyo na lamang po ako. Bye everyone! See you on my next video. Bye! Guys, for watching, sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!